lahat. Tama po, ako po si Nelson Luis, 47 years old. Dati po, nagtatrabaho po ako sa film and television. Bale, nung dalaga po, ako po ay isang reporter po sa GMA Network, sa News and Public Affairs. Nung nag-asawa na po ako, ako po ay nagtrabaho na po sa media and entertainment, sa entertainment shows po. Bali po, executive producer and program manager po ng mga television shows sa TV5. Meron din po akong maliliit na negosyo, tapos po may sariling production house. Pero natigil po pansamantala because of chronic condition po last year. So, last year po, ako po ay na-diagnose ng cancer last September po. Hindi po madali ang magkaroon po ng cancer. So, last year, na-diagnose po nga ako ng cancer. September po iyon. So, hindi po madali na mag-diagnose ng ganun sakit. Kasi parang halo-halo na yung emotions, di ba? Pag na-diagnose ka ng letter C, ang mararamdaman mo, maiisip mo, katapusan ko na ba? Mabubuhay pa ba ako? So, ganun yung mga tumakbo sa isip ko. Pero may internet naman, may Google, so nag-research-research ako ano ang gagawin ko para makatulong pa sa paggaling ko. So, yan po. Yung na-diagnose ako, I had to undergo yung chemo. So, alam naman natin, di ba, ang chemo, matatapang na gamot yan. First chemo ko, bad experience kasi lahat naman yata nung nagdaan sa chemo, ganun eh. So, nanghina ka, panlasa mo, parang kalawang, di ba, ganun ang sinasabi. Tapos, hinanghina ka talaga, yung immune system mo, mababa. So, yan yung naramdaman ko. Actually, first chemo yan. So, ako po, ang in-schedule sa akin is every 3 weeks ang pagkikimo. Bago ka, sa mga nakakaalam po, may mga kamag-anak, may mga kaibigan, alam po itong ganitong sitwasyon na before you proceed to your next chemo, kailangan ipasa mo muna yung blood works mo eh. Kailangan tumaas yung blood count mo kasi talagang ibabaksak ng chemo. So, ganun po yung nangyari sa akin. So, yung first, worst po siya. So, ganun po yung nangyari, no? Next slide po, mentor. Okay, so yan po. I had to undergo nga po yung chemo. So, pabalik-balik po ako sa ospital. Okay. So, after po niyan, ngayon, yung nagre-research ako, sabi ko sa sarili ko, alam ko, merong ininom si Miss Maritoni Fernandez na barley. So, naiisip ko na yan. Kasi, yung wala akong sakit, nakikita ko na yan sa FB eh, na may ina-advertise siya. So, pumapasok lang yun sa isip ko. Pero sabi ko, dapat makainom ako nito. Pero hindi pa ako nag-order, no? So, iniisip ko lang. Nasa isip ko siya, nililista ko siya. Sabi ko, may ininom nun si Miss Maritoni. Tapos, may miracle na nangyari. Para sa akin, miracle siya, no? Kasi, yun nga, next picture. Yung barley na yan, yan po yung actual picture na barley may nagpadala sa akin. So, September, nag-chemo ako. October, may nagpadala. Ang nagpadala po niyan ay brother ng barkada ko, si mentor Paul Garcia. So, nalaman kasi ng barkada ko, of course, na meron akong pinagdadaanan na ganon. Nagpadala ngayon ng barley sa akin. Yan, actual picture po yan, 3 boxes of barley. Tanda-tanda ko yan, October. So, yan po. So, ininom ko siya kahit sa isip ko noon na may ininom si Miss Maritoni, pero blessed ako dahil may nagpadala. So, sabi ko, wow, ang galing. Ito yung iniinom ni Miss Maritoni na nadadaanan ko noon. Hindi ko pinapansin, wala akong sakit. Pero nagkasakit ako, so sabi ko, iinumin ko siya. So, ininom ko siya. 6 sachets a day. So, wala lang. Kasi, syempre, pag may sakit ka, diba, lahat gagawin mo, lahat iinumin mo, sa tingin mo, makakatulong sa'yo sa paggaling. So, ininom ko siya. Ininom ko yan straight. So, October, November, yan. Umokay yung resistensya ko. Kasi,
di ba nung first chemo ko, hinang-hina ako. Pero when I took that, alam nyo yung parang ano, after chemo, manlalata ka talaga. Pero ibang klase yung resistensya na binigay sa akin yan. Tapos, yung doctor, natutuwa siya kasi pasado ko eh. Next chemo, every 3 weeks na si straight ko. Yung iba kong mga kasabayan po, nade-delay. Kasi mababa pa rin ang blood count nila. Pero ako, yan lang, sinabay ko lang yan sa chemo, yung barley na yan. Yung barley natin. So actually, so umokay ako, dire-diretso yan, hanggang nung December na, sabi ko kay Mentor Paul, sabi ko, gusto ko pa ng barley. So parang gusto ko siyang inumin because hindi ko pa alam eh kung gagaling ako or hindi, di ba? So sakto naman, nung December, sabi sa akin ni Mentor Paul, Nel, merong ano, may buy one take one promo. So ako naman, ah okay, go! Eh di ba limited time offer lang yan. So sabi ko, wala na akong pakialam kung ano. Sabi ko, bigay mo sa akin yung pinakamarami kasi gusto ko makonsume na siya. Meron lang akong steady supply. So ang swerte ko pa, di ba? So God is good. May promo. Ngayon nga, may promo pala tayo, di ba? So sabi ko, okay, grab na yan. So noong December, nag-avail po ako ng Jade package. Yung pinakamarami na barley. So yun, nabigyan po ako ng barley. So yun, tuloy, diretso siya. And then, come January, last chemo session ko na pala yun. So sabi ko, okay, natapos ko siya ng walang break, dire-diretso. Okay, after my PET scan, sabi po ng doktor sa akin, sabi ng doktor po sa akin, okay, cleared na. Cleared ka na. Sabi ko, cleared meaning okay. So syempre natuwa po ako kasi sabi ko, wow, sabi kong ganun, gumaling pala ako in just 5 months, di ba? Wala akong tinake na iba during my chemo kasi actually, sabi ng OB ko, bawal ka uminom ng kahit anong supplements, wala. Tinago ko po. Siyempre, hindi ko sinabi kasi naman, yung tinignan ko naman sa likod ng box yung ingredients natin ng barley, wala namang halong iba eh. Bawal kasi sa may letter C ang sugar. Actually, nag-search ako ibang barley brand. May sugar po yun eh. Sa may cancer, bawal. Diba? Diabetes, diba? Bawal yan. Pero ang barley natin, puro. Puro lang siya. Purong barley. Organic barley. So, tinago ko sa OB ko. Hindi ko sinabi na, nako, nag-barley ako eh. Pero alam ko naman hindi masama. Pero ganun kasi, OB pinagbabawal niya. Pero ako, wala. Ininom ko siya. So, syempre, happy ako. Sabi ko, okay, cleared ako. So, okay siya. So, yung time na yon, sinasabi sa akin ngayon ni Mentor Paul, no, yung nag-share sa akin ng barley. Mel, alam mo ba, may income plan yan. Sabi ko, hindi, no, Paul, okay lang ako kasi gumaling ako, gusto ko na magpagaling. So, hindi ko na iniisip yung income plan na yan. Pero sinasabi niya sa akin, hindi, tignan mo, may income plan. Pero actually, alam nyo, bago niya pa sabihin yun, yung meron akong, habang nagkikimo ako, nag-search na ako kasi medyo sinasabi-sabi niya na yan eh, pero hindi ko pinapansin. Pero kasi dahil di ba galing ako sa production, gusto ko lahat ng tinitake ko, nire-research ko yan. So nadadaanan ko na yung CIM natin. So ni-research ko na rin yan eh actually, pero wala yan sa isip ko. Pero nung gumaling ako, eto yan. Kaya naman ako naging interesado na because yung gumaling na ako, nagkaroon po ako ng parang advocacy po. Kasi di ba parang second life ko na yan eh. So yung second life mo, ano pa bang gagawin natin pag meron tayong pangalawang buhay? Hindi ba? Parang gusto mo na siya maging meaningful kasi parang second chance mo na yan. So sabi ko, Lord, pag ako gumaling, ibabalik ko to sa'yo. So sabi ko, because the experience ko kung gaano kahirap magkaroon ng cancer, tapos nahila ko, sabi ko, gusto ko sana makaserve sa'yo, gusto kong makatulong sa mga mahihirap na cancer patients. So ganun po, no? So sabi ko sa kanya, ganun ang naging advocacy ko. Ngayon, hindi ko sinasadya, sinishare ko yung barley, no? So from the time na may chemo ko hanggang ngayon, sinishare ko yung barley, passion ko na yan. Kasi nakatulong sa akin eh. Nakatulong sa akin ng malaki. So, sinare ko sa kaibigan ko, a few friends lang, and family. Tapos, nagulat ako, nagkaka-income ako. So, sabi ko, dun ko na inaral.
sabi ko, okay, may income pa. Sabi ko, God is good, diba? Ako, barley lang. Hindi ko inisip na may income. Nag-work yung barley. Maganda sa akin. Tapos, may income pa. Diba? Amazing talaga. So, sabi ko, Lord, sagot pala yan sa pinag-usapan natin, no, na gusto kong tumulong eventually sa mga cancer patients na mahihirap. Because binibigyan ako ng income nitong barley. So dyan po nabuo. Ngayon po, nag-i-invite na po ako. Sobra akong walang ka-effort-effort. Sineshare ko lang yung barley, tapos nagiging interesado sila. Walang ka-effort-effort, nag-join, nagkaka-income ako. So ngayon po, nabuo po yung, yan po yung pinakita pong slide na pink. So parang sabi ko, lahat ng mga ini-invite ko, let's be partners in networking kindness. Kasi itong barley, itong sa I Am, it's not all about actually money. Swerte tayo, di ba? Pag nag-join dito, may money tayo, may income. Pero actually, when you share barley and when you help other people also become healthy, magkaroon sila ng extra income, di ba? You're also sharing kindness eh. Kaya sa akin, hindi mahirap i-share. Hindi mahirap magpa-join. Kasi tumutulong ka. Tumutulong ka sa ibang tao, and then you're also promoting kindness. So actually, nag-iba yung tingin ko sa networking. Kasi dati, yung hindi ako nagkasakit, yung wala akong sakit pa, medyo off ako sa networking. Pero now na na-experience ko, networking is nice, di ba? Because you're networking kindness. Kaya ako po, madali lang po akong nakakapagpa-join. So hopefully po, kayo po, kung sasali po kayo dito sa I Am, itong pinapakita na very amazing, diba? Na opportunity ng I Am. Hindi lang po health, hindi lang po income. You will help other people. You are promoting kindness. So yun po. So ganun lang po. Ang natutunan ko lang din po dito sa experience na to is when you surrender your life to God, napakadali na po. Napakadali na. Wala nang anxiety, walang takot. Maganda yung kalalabasan. And to end lang po yung sharing ko, ito lang po ang sasabihin ko. Hindi na kailangan po kayo magka-cancer, no, to be healthy. Hindi na po kailangan. Hindi na po kailangan magka-cancer, magkasakit kayo para po ma-enjoy nyo yung benefits na na-enjoy ko ngayon. Actually, ang na-realize ko nga po, kung yung ibang tao sasabihin, ang weird naman, pero nagpapasalamat po ako na nagka-cancer ako. Actually, thankful ako. Hindi po ako nalulungkot. Kasi ngayon na nagka-cancer ako, pinagdaanan ko po ito, mas masaya po ako ngayon sa buhay ko. Dahil ang dami nag-open opportunities, di ba? Nagbago ang buhay ko 360 degrees, i-times 10 mo pa, i-times 100 mo pa siya. Kasi nagbago yung buhay ko in terms of health, di ba? Proper nutrition na, mindset, positive na po tayo, pati yung relationship ko with God and with others. And with I Am, gustong-gusto ko siya kasi napaka-positive na mga tao, na mga mentors, nagtutulungan. Yan po yung gusto ko dito. Kaya hindi po ako titigil na i-share siya kasi naramdaman ko sa grupo na ito and very blessed po kayo na iniimbita po kayo ngayon to be part of this group. Kasi it's not about money, health, yung samahan po eh. And you know, ang positive mind, very important po siya. Very important po sa paggaling po kung may sakit kayo. So yun po, yun lang po yung ma-share ko. So I hope po talaga maka-join kayo and ma-experience nyo rin yung benefits ng barley. Thank you po.